is found as a beggar, as an orphan with no home, no family. I was found with a stain as deep as darkness fills the night, but the wonder does not lie. Nung brother, eh, brother, kamacho, ayan. Magandang hapon po sa pamilyang Tuyak. Ayan. Magandang hapon po. May napanood po ako at nabanggit po nila sa Mark 7:19 na lahat daw po ng pagkain ay pwede nang kainin tulad ng baboy. Ano po? Ayan. Masasabi nyo dito, salamat po. Ayan. Siguro ay ipapabaya ko na dito sa dalawa ang pagsagot niya sa Mark 7:19. Brother Ray, brother. Basahin ko muna yung verse Apo. Na binabanggit. Mark chapter 7, verse 19. Ganito po yung pahayag. Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Mm-hmm. Sa gayoy nililinis niya ang lahat ng pagkain. Mm-hmm. Sa totoo lang, ito po yung isa sa mga talata na madalas gamitin ng mga mangangaral na tumututol sa pananampalataya ng Adventist, yeah, patungkol po sa pagkain. Karumaduman. Kasi nga po, yung mga Seventh-day Adventist, hindi po kami kumakain ng marumi at karumalduman. Paano po tinututulan? Kagaya po ng talatang ito, eh ayon daw sa pahayag ni Kristo, ang sabi, sapagkat hindi daw ito pumapasok sa puso, kundi sa tiyan. Mm. Yung pumapasok daw sa bibig, hindi naman dumidiretso daw sa puso, sa tiyan. Tapos, lumalabas daw sa dakong-daanan ng dumi. Mm. Para tumibay, yung huling bahagi, ang sabi, sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya ang ginagawa ng mga mangangaral na tumututol sa aral ng Adventist, after basahin po ito, isasara agad yung Bible. Oh, oh, oh. Tapos magbibigay agad yan ng konklusyon. Oh, yeah. Di ba? Sabi ni Kristo, yeah, sa salitang na ito'y nililinis niya, ni Kristo daw, oh, ang lahat ng pagkain. Yeah. Ibig sabihin daw ay, nung time daw na sinabi ni Kristo, nilinis niya na daw ang lahat ng pagkain. Mm. Kailan daw, nung sinabi daw ni Kristo na pag pumasok sa tiyan, hindi naman didiretso sa puso, kundi oh, lalabas lang sa daanan ng dumi. Yan. Ang tanong, tama po ba yung ganitong interpretation? Yan. Bigyan ko po kayo ng konting background sa bagay na ito. Pansinin po ninyo, nung sinabi ni Kristo na pagkakumain ka, nung yung pagkain na tinutukoy ko dito based sa context, pagkakumain ka nito, ito hindi didiretso sa puso, didiretso sa tiyan. Mm. Pupunta lang sa daanan ng dumi. Mm. Tanong, nung araw ba na yon na tinuro niyo ni Kristo, doon lamang ba nagsimula na kapag ang tao pumakumakain ay yung dumidiretso sa tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Doon lang ba nangyari sa kasaysayan ng tao na pag kumain ang tao ay didiretso sa daanan ng dumi? Mali, no? Hindi po. Kahit po sa Old Testament, ganyan na po ang nangyayari. Bakit po? Kasi po ganyan idinesign ng Diyos ang tao. Idinesign talaga ng Diyos ng ang tao na kapag kakain, dediretso sa tiyan, hindi sa puso. Mm. At pagkatapos makuha yung nutrients, yung dumi ay lalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa makatwid, hindi po ito bagong doktrina. Itong pagtuturo ni Kristo, ito po'y dati ng aral na ipinahayag lang muli ni Kristo. Tama. Itinuro lang ni Kristo yung dati ng aral na itinuturo ng Biblia. Mm. Ngayon, bakit sinabi ni Kristo na yung pumapasok, hindi dumidiretso sa puso, tapos pumupunta lang sa tiyan, lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Ibig bang sabihin ay pwede na natin itulad yung baboy? Yan. Na kapag kakinain, didiretso din naman yan sa labasan ng dumi. Oh, di ba? Yeah. Ang sagot po ay hindi po. Kasi po, bawat pahayag po ni Kristo, meron po yung context. Mm. Hindi po natin basta pwedeng ipagkamali na kukuha tayo ng maliit na portion ni Kristo tapos sasabihin, ito yung kahulugan, general na yan. Eh, hindi po. Kasi po, yung pagkain po na pinag-uusapan dito based sa context, kasi po yung madalas binabasa, Mark chapter 9, verse 19. Pero yung context nito, halimbawa, basahin po natin sa verse 7, verse 1. Yeah. Verse 1 ang sabi 2. Dito, nang sama-samang lumapit sa kanya ang mga Pariseo, at ang ilan sa mga iskriba na nanggagaling sa Jerusalem, kanilang nakita ang ilan sa kanyang mga alagad na kumain ng tinapay
na marurumi ang mga kamay sapagkat sa makatwid ay hindi hinugasan sapagkat ang mga Pariseo sa lahat ng mga Hudyo ay hindi kumakain malibang makapaghugas ng mabuti ng mga kamay at sinusunod ang tradisyon ng matatanda. Ito po yung context. Yung pangyayari po kasi na ito ay pinuna ng mga Pariseo, Brother Lino, Brother Camacho, yung mga alagad ni Kristo. Ang ginawa kasi ng mga alagad ni Kristo, basta tumampot ng tinapay, hindi nagugas ng kamay. Eh yung mga Pariseo, mahigpit sila sa pagsunod sa tradisyon. Ano po yung pinag-uusapan dito? Ito po ay usapan ng mga Hudyo, wala hong hintil dito. Ito yung gusto kong ipapansin. Kaya, imposibleng kasama ang baboy. Imposibleng mahipon o kaya may isda na, na walang kaliskis. Bakit? Usapan po ito ng mga Hudyo. Alagad kaya, si Kristo. Alagad at saka mga Pariseo, kapwa po ito mga Hudyo, at wala pong karumal-dumal sa kanilang hapagkainan. Ibig sabihin, wala po sa context. Hindi nila suliranin. Hindi nila suliranin dito yung baboy. Ang sabi nga sa talata, eh bakit kumain bigla yung mga alagad mo nang hindi nagugas ng kamay? Kasi po, tradisyon po ng mga Pariseo na naguhugas muna ng kamay. Ang totoo, kahit po tayong mga Pilipino, may ganyang kaugalian na kapag ka bago kumain, ay naguhugas muna ng kamay. Ganun po yung naging nangyari na yung mga alagad ni Kristo kumain ng tinapay na hindi muna nagugas ng kamay kaya pinuna ng mga Pariseo. Ang sagot ni Kristo, ito po yung sagot. Pag kumain naman sila ng tinapay kahit naman hindi malinis. Kasi malinis yung tinapay na dumihan dahil sa kamay na hindi nahugasan. Pagkakain yan, ilalabas naman yan sa dakong daanan. Sa kasilyas. Nandumi. Wala naman doktrina na nalabag dyan. Tradisyon kasi ang pinairal ng mga Pariseo. Parang kumbaga parang sa mababaw na salita. Eh kung maimpatso yan, madadamay ka ba? Parang yun lang gustong palabasin. Hindi pinag-uusapan dito kung yung kinain ay marumi o karumaluma. Yeah. At yung pahayag na sa salitang ito'y nililinis niya, take note, si Kristo pa rin ang nagsasalita dito. Ang sabi kasi ni Kristo, yung tao na nakakain, pag kumain yan, didiretso sa tiyan, lalabas sa daanan ng dumi, sa salitang ito'y nililinis niya yung taong kumain, yung kanyang nakain, sa daanan ng dumi, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ibig sabihin, kung marumi man yung kanyang nakain, ang gagawin ng katawan ng tao, palibasa idinisign to ng Diyos, na kaya netong linisin yung ating katawan. Ang gagawin, yung madumi, ilalabas. Kapag uminom ka tubig eh, yung madumi iihi mo eh. Yung malinis, i-absorb yung energy, i-absorb ng yung katawan. Itinuro lang ni Kristo yung dati ng aral. Correct. At wala pong baboy na pinag-uusapan dito sapagkat ito'y usapan sa pagitan ng mga Hudyo na kapwa hindi kumakain ng marumi at karumal-rumal. Ngayon, madagdag ka po, Brother Lino. Sige po. Tungkol doon sa pagkain ng mga nilinis na yung pagkain inilinis, wala ho kaming tutol doon. Totoo po na nilinis sa pagkakataong yon yung pagkain. Pero dapat yung unawain, ano ba yung pagkain na yon? Yung bang pagkain binabanggit doon eh, katulad ba ng konteksto natin dito sa Pilipinas? Yun. Nakapag pumunta ka sa palengke, sa karinderya, eh, lahat ng makita mong niluto doon eh, pagkain. Yan. Katulad po ng pinaliwanag ng kapatid na rin, yun pong pagkain lamang na tinutukoy doon ay yung pagkain na binabanggit sa Leviticus 11 at Deuteronomy 14 na ang naging punot dulo ng pag-uusap nito ay doon nga sa pagkain tinapay. Ng artos, kung tawagin, yung tinapay. No? Kasi during that time, binasa ng ating kapatid, tinapay. Ay kumain sila nang tinapay na hindi sila naghugas ng kanilang kamay. Para sa tradisyon nga ng mga Hudyo, pag kumain ka ng tinapay nang hindi ka naghugas ng kamay, nawawala kabanalan mo, Brother Lino. Ayun. Hindi ka magiging karapat dapat sa Diyos. Kaya kailangan maghugas ka ng kamay. At yung paghuhugas ng kamay, hindi kagaya ng konsepto natin na kakanta ka ng happy birthday, tatlong beses na happy birthday to you, di ba? Sa kanila, hindi. Yung paghugas nilang kamay, mayroon po yung ritual. No, yun po ipinapatulo hanggang sa siko. May ritual po yan. Seven times pati yan. Oo, at hindi yan basta hugas ka lang, sasabong ka ng ano, hindi po. Kundi mayroong ritual na hindi nakita ng time na yon na ginawa ng mga
tawag dito, nung ginawa ng mga alagad. Alagad. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, wala ba kayong pag-iisip? Hindi ba ninyo naiintindihan? Ano man pumasok sa tao? Hindi naman yung tumutuloy sa puso. Ibig sabihin, hindi yan nakakapagpawala ng kabanalan. Mm-hmm. Hindi yan ang maglalayo sa'yo sa Diyos. Mm-hmm. Kundi yan, tumutuloy yan sa tiyan. At sa pamamagitan ng tiyan, magkakaroon ng paglilinis. Diba, sa science nga, diba? Mm-hmm. Doon sa ating tiyan, may metabolism system tayo. Tinatawag na digestive system. Oh, doon sa digestive system. Tapos yung mga velay doon sa ating katawan, yun ang sisipsip ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Pag sinipsip po yan, yung kanyang mga nakuhang nutrients, iti-change na yan para maging amino acid. Ngayon, yun namang mga sapal, yun naman itatapon sa daanan ng dumi. Ano ba yung daanan ng dumi? Pag-aralan nyo po sa Greek, ang ginamit po dyan, kasilyas. Palikuran, CR, kumbaga sa atin. Kaya, lilinisin, tapos itatapon din sa kasilyas. O sa mold. Palikuran. Banyo, CR. Sa banyo. Yan. Na ito, hindi maintindihan ito ng mga ano, ng mga nagtuturo ng Biblia. Ano? So dito, mga kapatid, kaya yung sinabi sa atin, Brother Ray, ang nilinis po doon, yung ayon sa kanila pong kinagis ng pagkain. Mm. Hindi yung kinagis na nating pagkain. Ano? Pag tayo'y magbabasa ng Biblia, huwag nating uunawain ang Biblia sa sarili nating pananaw. Kundi unawain natin ang Biblia sa paraang gusto niya. O nabasa mo pagkain, magtanong ka kagad, ayun bang pagkain tinutukoy dito? Katulad ba ito ng pagkain namin? Yan, okay. Sa ganitong paraan, ay maisasalba ninyo at kayo mapupunta sa tamang pananampalataya, Brother Lee. Yan, madaling sabi pala, yung nilinis doon, tinapay. Tinapay yun. O kaya out of context, doon sa mga nanonood, wala sa hinagap nila doon sa Mark 7:19, hindi ho kabilang ang baboy sa word na pagkain. Ayun, no, tatandaan po ninyo, pagka word na pagkain, hindi kabilang ho dyan ang karumal-dumal. Yeah. Kaya nga, pinaliliwanag ng mga kasama natin, yan usapan ng Hudyo, usapan ng mga alagad, at usapan nila ni Kristo. Mm. No po? Kaya sa mga Hudyo, hindi nila problema at suliranin yung karumal-dumal. Yun po'y malinis na nadumihan dahil doon sa kamay na marumi. Yeah. Ngayon, doon sa talatang 19, doon sa isang karugtong na pangungusap, hindi naman sinabi ni Kristo sa salitang ito, nililinis ko. Yan. Kasi siya nagsasalita. Oo. Dapat kung si Kristo ang naglinis, doon sa 7:19, dapat ang sasabihin niya, sa salitang ito, nililinis ko. Oo. Ayun. Kaya ang ibig sabihin, kasi ang nakalagay dyan, nililinis niya. Ninong niya. Nung kumain. Paanong nililinis yung tinapay na marumi ang kamay? Sa pamagitan ng digestive system. Yan. Yun po ang ibig sabihin. Kaya, out of context, wala sa hinagap, wala sa talata, na baboy, isdang walang kaliskis, mga hipon ang usapan, hindi po. Kundi marumi ang kamay, tapos hinawakan yung malinis na tinapay, yung dumi ng kamay, nasa tinapay. Ayun, kaya sa talatang 19, tama, nilinis. Alin na nilinis? Yung tinapay, hindi baboy. Dagdagan ko, Brother Lino. Sister Jenny Lin, yun po ang tamang liwanag. Dagdagan ko pa, Brother Lino, ano? Kasi nabanggit ko kanina, bakit pumasok yung Levitico 11 at Deuteronomy 14. Ano? Ang sagot po, nasa talatang 19, wag po ninyo pagkakamali. Ano po? Sa salitang ito'y nililin. Actually, sa Greek, pag isasaling ko ito sa Greek, ganito lang dapat ito, yung bahaging ito. Sige po. No? Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa kasilyas. Nililinis ang lahat ng pagkain. Pumasok po yung Deuteronomy at Levitico 11, Deuteronomy 14, sapagkat sa talatang 19, i-generalize ng ating Panginoon nang sabihin niyang lahat ng pagkain. Yun, nasa Deuteronomy. Oo, yung kasing pagkain ay bromata. Sakop po yung Deuteronomy 14 at Levitico 11. Pero ang pinag-ugatan ng pag-uusap, yun pong pagkain nila ng tinapay na narumihan ng kamay. Yan. Kaya, huwag po ninyong isipin, mga kapatid, ano, baka basahin nyo na naman yung magandang balita Biblia na ano, nakalagay doon sa magandang balita Biblia. Sa pagsasabi nito, para nang ipinahayag ni Jesus na pwede nang kainin para ang lahat. You know?
Oh, yun pong mga salitang, pansinin ninyo yung pagkakasalin dyan, merong close and open parenthesis. Ang ibig sabihin po niyan, ay supplied lamang yon ng right translator. Hindi siya tiyak kung yun talaga ang tama. Kaya ang ginagawa nga ng iba dyan, ipinapahilis nila na gano'n. Italize. Oh. Kaya yun pong nasa magandang balita Biblia, yun po ay maling translation ng particular na talata. Doon sa talatang yun. Oo, yung particular na talata sa 19 na yung salitang para nang, actually hindi pa nga sigurado. Para nang sinabi ni Jesus. Yun po ay wala sa original Greek manuscript. Ano? Ang tama po ay ito ay nililinis niya. Oh, ng pagkain. Pag literal translation, nililinis ang lahat ng pagkain. Yun lamang po ang akma. Ayan, pagkain, bromata yan. Bromata. Hindi po akatarton. Okay po. I was found as a beggar.